Ito ang dahilan kung bakit naniniwala ako sa pagninegosyo. Hello, good morning Tuesday! Kamusta mga katropa, mga ka-daily vitamin? Ha? Kamusta kayo dyan? Ha? Welcome, welcome sa ating sa ating daily vitamin number 22! Palakpakan! Number 22 na tayo. Konting-konti na lang, 100 na. At di tayo titigil hanggat hindi 100 dyan. Ha? Okay, ngang pag-uusapan natin ngayong araw na to ay why I believe in business so much. Kung bakit ako naniniwala sa negosyo na malaki ang magiging epekto dito sa buhay natin at sa bansa natin at sa buong mundo. Bakit? Ito yung mga dahilan kung bakit malaking paniniwala natin sa pagnegosyo ang end goal natin. Bakit kanyo? Okay. Simulan na natin. Handa na ba kayo? Okay. Number one, kasi ang negosyo i-empower ka to do great things. Oh, great things. Bakit? Kasi ang negosyo, yung intuition mo masusunod, yung puso mo, yung diskarte mo. O anong passion mo, pwede mo dun ilagay. Pero may catch yan, ha? Siyempre, hindi lang naman sugod na sugod sa passion mo kasi makasaliri ka. Ang negosyo, para yan sa iba, hindi para sa sarili natin. Gamit lang yung sarili natin to maximize our potential. Yan ang tingin ko sa pagninegosyo. Yung negosyo, pag ninegosyo tayo, ang pinaniniwalaan ko talaga dyan, walang tapon. Kasi, yung matututunan mo sa unang negosyo mo, mag-fail man yun, magagamit mo sa susunod, tapos magagamit mo ulit sa susunod. Hindi nalalaos, hindi na obsolete katulad ng typewriter. Dati, alam mo, ngayon, obsolete na. O kaya, katulad ng mga ano pa ba? Basta yung mga ganun. Ang negosyo, yung principle na matututunan mo, mahirap man matutunan, pero pag natutunan mo na, yun ay mga tools para ma-manage mo ng maayos yung buhay mo. Sabihin, walang katalo-talo-talo, pero mahirap, ha? Hindi madali yun matutunan. Isa pang dahilan, yung passion kasi, laging sinasabi ngayon, purso mo yung passion mo, ganun, hindi nga ako naniniwala doon. Kasi pag pinurso mo yung passion mo, pero ang resulta nun, trabaho lang, for example, painter ka, paint ka lang ng paint, ang resulta nun, burnout. Sabihin, yung passion mo, mawawalan ka ng gana doon. So, yun sana yung life works mo, pero dahil nawalan ka ng gana, dahil pinurso mo siya, pero hindi mo siya na-set up bilang negosyo, naging trabaho mo lang siya, doon ka umaasa ng pambayad mo ng bills, mabuburnout ka. Kasi magiging yung passion mo, mapupush ka ng mapupush, kanya hindi magiging masyadong creative yung utak mo sa ginagawa mo. Kasi nga, iniisip mo, pera, 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 pera. Pero pag nagawa mo siyang negosyo, darating sa point na hindi mo na iniisip yung pera, ayun ang maganda. Kasi yung creativity juice mo dire-diretso. Yun ang goal natin sa pagninegosyo. Hindi maging trabaho, kundi maging negosyo. Naniniwala ako sa pagninegosyo, makakapagbigay ito ng, siyempre, ng trabaho. At ang trabaho, pinaniniwalaan ko, ay sagot sa maraming bagay. Pag malungkot ka, magtrabaho ka, sasaya ka. Pag broken hearted ka, magtrabaho ka, malilimutan mo ang sumakit, ang nanakit, ang nagpaasa sa'yo. Kapag case in point, stress ka o depressed ka, magtrabaho ka, aayos ang takbo ng lahat. Bakit kaya? Ewan ko. Pero niniwala ko yung work, regalo ng Lord talaga yan sa buhay natin. Diba? Sa Genesis pa lang, sinabi niya na work on this land. Work. Yung work, happiness yan. Hindi yan parusa. No? Dapat makita natin na yung trabaho, tinatrabaho natin, ma-change natin yung trabaho natin ay maging happiness natin. At doon sa tingin ko maging masaya ang araw-araw natin. Ang pagninegosyo, maaari kang makarating sa punto na kung saan ang pera ay hindi na factor, kundi tools na. Hindi ka tulad ng ba, may plano kang gawin, gusto mong sumutulungan yung pamilya, yung kamag-anak mo na may sakit, ganyan. Ang number one na factor dyan, constraint, pera, may pera ka ba para pantulong, ganyan. So problema yung pera, ganyan. Sa pagninegosyo, kapag nagawa natin ang tama, darating ang time na yung pera kahit kailan hindi mo na iisipin. Hindi mo na po problemahin. Dahil nandiyan na yan. Dahil nga, naset up mo na yung negosyo mo, naset up mo na yung business mo. Konting pitik-pitik na lang yan. Kasi nga, sinet up mo na ng maayos. Hindi, tulad sa trabaho, tuwing katapusan, no?
mamumroblema ka sa pera. Although, ang job, hindi ako negative dyan ha. Although, ang first step ng pagninegosyo, trabaho muna. Yung job mismo, yung payable na job. Okay, pag-aaralan naman natin yan eventually. Sa pagninegosyo, anak nito lahat ng malalaking bagay ngayon. Ultimo yung mga hindi talaga, ang mga naisip kasi nating negosyo, mga SM, di ba? Mga Nike, mga Under Armour, yung mga negosyo na ganyan. O, yun nga negosyo. Pero papansin nyo, ang pinupunto kong benefit ng pagninegosyo, eh yung pag yung life purpose mo yung pinukso mo, back up nung negosyo. Katulad ni bawa si Annabel Rama. Si Annabel Rama, probinsyana. Tapos punta din sa Pilipinas para kasi gusto niya mag-artista. Pero eventually, di ba, ang gusto kong makita nyo doon, yung end goal. Ang naging end goal niya, nagkaroon siya ng talent agency. Naghahawak siya ngayon ng mga talent. Kung saan, kumikita yung mga talent niya, tapos siya, syempre, minamanage siya na lang yon. At negosyo talaga yon. Kasi very minimal na lang yung trabaho niya doon. At napupursue niya yung, malamang, yung life purpose niya na natumulong dun sa mga gusto ring mag-artista, mga ganyan. O kaya mag-entertain. Sino pa? Katulad ng negosyo ni Oprah Winfrey. Si Oprah, alam niyo Oprah, di ba? Si Oprah, masama ang nakaraan niya, na-rape yan. Pero, nagawa niyang negosyo yung bagay na yon. Paano? Kasi, emotionally connected siya sa mga tao. Kaya yung show niya masyadong emotional, di ba? Siya ang may pinakamalaking book community sa buong mundo. Sabihin, yung community ng mga mahilig sa libro, hawak-hawak niya yun. At pag nag-launch siya ng libro, kahit kanino, for example, may isang author na nag-launch ng libro, pag dumaan sa kanya, syempre magbabayad sa kanya yung author. At pag linance siya yun, maraming bibili dun sa libro. Ibig sabihin, hawak niya yung network. Yun ang negosyo niya. Hindi na yung mismong show eh. Hindi yun magagawa yung mga bagay na yun kung hindi ka matututo ng branding, ng selling, ng team, ng business system, ng profit. Kung hindi ka matututo nun, hindi mo magagawa yung mga ganong malalaking impact sa mundo. Meron pa akong isang tinitingalang tao dito sa Pilipinas na nagawa niya rin tong ganitong bagay. Pero hindi obvious na negosyo. Ito si Bishop Oriel ng Doulos for Christ. Si Bishop Oriel, nagsimula din sa maliit. No, naalam ko, naririnig ko ang kwento niya pag umaattend ako sa church nila kasi ang misis ko doon nag-church sa kanila. Si Bishop Oriel, nakaka-inspire kasi nagpatuloy siya sa life's mission niya. Pero eventually, naging setup 'yon ng business. Hindi ko sinasabing business na pera, hindi. Business kasi meron siyang team. Meron siyang branding, meron siyang alam niya kung paano i-sell yung binebenta niyang Word of God sa target market niya, sa mga campuses. Meron siyang system. At syempre, sa tingin ko ngayon, hindi na pinaproblema. Hindi katulad dati. Pag kinakwento ni Pastor Oriel, laging kapos ang budget nila kapag may event, ganyan-ganyan. Pero ngayon, grabe blinis ang Doulos for Christ kasi nag-pursue si Pastor Oriel. Kaya blinis din siya ni Lord. Ngayon, yung budget, talagang binubuhos na lang ni Lord sa kanila. Kaya ang gaganda ng mga Christian event ni Bishop Oriel. Marami pa akong gustong matutunan kay Bishop Oriel. Kaya isa yan sa tinitingala ko kung paano niya nagawa yung mission niya, life's mission niya na spread yung Word of God at mabakapan ito ng sistema ng negosyo. Uli, hindi ko sinasabing pera-pera labanan ni Bishop Oriel. Hindi yun ang pinupunto ko. Ibig sabihin, minaximize niya kung anong maaring magawa niya para hindi dumating sa punto na huminto yung life's mission niya dahil walang pera. Ang nangyari, blinis na siya ni Lord para ma-eliminate yung pera sa life's mission niya. Para makapag-concentrate siya sa pagpapalawak ng salita ng Diyos. Ayos ba yan? Kaintindihan ba tayo doon? Gusto kong i-share sa inyo isang kwento sa Bible. Parable. Yung parable of the talents. Ayos na ba yan? May kwento lang to. Medyo maiksilan to. Ha? Okay lang ba magkwento ako? Okay. Itong kwentong to sa Matthew 25:14-30. Parable ito ng talents. Yun ang title. Ang kwento ganito. Isang araw, yung amo, may amo. Meron siyang tatlong alipin. Isang araw, yung amo aalis, magbabakasyon. Sabi niya dun sa tatlong alipin niya, "Oh, mga kasama, aalis ako para magbakasyon. Iiwanan ko kayo dito sa ating lupain. Pangalagaan niyo to. Ikaw," sa tinuro niya isa, "ikaw, kasamahan one," sabi niya. "Kasamahan one, bibigyan kita ng limang
5,000. Wow. Kasi talent siya eh. 5 talent siya. Pero ngayon gagawin na natin 5,000. Bibigyan tayo ng 5,000. Budget mo yan para sa pag-alis ko. Yung isa naman, yung pangalawang alipin, sabi niyo, ikaw, alipin 2. Ay ano, kasamaan 2. Bibigyan kita ng 2,000. O, tapos yung isa naman, yung kasamaan 3. Ikaw, bibigyan kita ng 1,000. Okay, aalis na ako. O, di malis na yung master. Dumaan ng ilang araw, ganyan. Lumipas. Yung 5,000, binigyan ng 5,000, naging 10,000. Yung binigyan naman ng 2,000, naging 4,000. At yung binigyan ng 1,000, 1,000 pa rin. Okay, fast forward. Dumating na yung master. Sabi sa kanila, andito na ako, mga kasama. Hindi natin tinatawag na alipin kasi parang pangit pakinggan eh. O, mga kasama, andito na ako. Sabi niya doon sa kasamaan 1. Kasamaan 1, anong ginawa mo sa 5,000? Sabi nung kasamaan 1, master, eto pong 5,000 binigay niya sa akin. Ninegosyo ko. Ngayon, 10,000 na. Sabi nung master, aba, malupit. Isa kang good and faithful servant. Palakpakan. Sabi nung master, natuwa siya dun sa kasamaan 1. Yung kasamaan 2 naman, sabi niya, o, kasamaan 2, anong ginawa mo sa 2,000? Sabi nung kasamaan 2, master, ninegosyo ko, naging 4,000. Sabi nung master, aba, malupit. Palakpakan. Naparami mo ang 2,000. Isa kang good and faithful servant. Sabi ng master. Ngayon, dun na sa master, dun na sa servant 3. Na, dun na ha. Sabi niya, o ikaw, servant, ikaw kasamahan 3. Anong ginawa mo sa 1,000? Sabi niya yung alipin 3. Sabi niya, master, natakot po ako sa inyo, kaya hindi ko ninegosyo. Ang ginawa ko, binangon ko sa lupa. Kaya ito, pagdating nyo, 1,000 pa rin. Sabi ng master. Nagalit yung master, sabi niya, pambihira ka, wala kang pakinabang, sana linagay mo na lang sa bangko para tumubo ng 5. Sabi ng master. Nagalit siya dun sa ano, wala kang kwenta, yung pinagkatiwala ko sa'yo hindi mo pinarami, dahil dyan papatapong kita sa malayong lugar kung saan basta mahihirapan ka. Sabi ng master dun sa alipin 3. Tapos, ang sinabi nung master, okay, akin na yan, sabi niya dun sa alipin 3. Akin na yung 1,000 mo, bibigay ko yan dun sa may 5,000. Ay, dun sa 5,000 na naging 10,000. Ibig sabihin, yung hindi nagparami, kinuwanan. Tapos, binigay dun sa nakapagparami. Yung istorya nung parable na yon, kapag mapagkakatiwalaan tayo sa maliit na bagay at napalaki natin yon, bibigyan pa tayo ng maraming resources. At sa tingin ko, yun din yung nangyari sa istorya ng buhay nila Bishop Oriel, nila Oprah Winfrey at kung sino pa man. Kasi mula sa maliit na bagay, pinag-igi nila, pinalawak nila, ginawa nilang exponential, kaya yun tuloy. Blinest pa sila lalo ni Lord kasi natuwa sa kanila eh. Good and faithful servant sila. Kaya yan ang goal natin. At sa tingin ko, yung mga skill sa negosyo, yan ang mga skill na kailangan para maging good and faithful servant tayo. Magkakadiferensya na lang sa intentionality. Kung masama ang intention mo para magkapag-setup ng negosyo, dahil sa mag-setup ng negosyo, masama ka. Pero kung ang intentionality mo maganda sa pagninegosyo, mabuti ka, good and faithful servant ka. Kaya tayo, good and faithful servant tayo, ha? Tayo yon. Para love tayo ni Lord lalo. Para i-bless pa tayo lalo. Dahil alam niya, pag-iigihan natin yung mga bagay na kung anong meron tayo, papalawakin natin para sa glory niya. Ayos ba yun? Okay, so much for that ngayong Tuesday. Sana may natutunan kayo kung bakit naniniwala tayo sa pag-negosyo. Ayos ba yan? Kaya kung hindi kayo naniniwala, isip-isip na rin kayo, maniwala na rin tayo na yung risk natin sa pag-negosyo, malaki ang potensyal. Ayos ba yan? Okay, God bless everyone. Tandaan, magtrabaho tayo ngayong araw na to. Tandaan, ang tagumpay galing kay Lord dyan, ha? Hindi dahil yan sa kasipagan natin o galing. Pag hindi niya yung binigay, hindi tayo magkakaroon. Pero, pag tamad tayo, hindi niya mabibigay yun. Okay, magtrabaho tayo ng malupit para bukas yung susunod na generasyon magpasalamat sa atin. Ayos ba yun? God bless everyone. I love you so much. At Jesus loves you, ha? God bless. Have a great Tuesday. Bye!